Magandang tanghali po. Oras na para sa may init na balita. Bumibiyahe na si Pangulong Rodrigo Duterte pabalik ng bansa mula sa Russia. Iniwan ng Pangulo ang mga nakatakda niyang pulong at iba pang aktibidad sa Moscow para personal daw na pangasiwaan ng pagresolba ng terorismo sa Mindanao. Isinailalim ng Pangulo ang buong Mindanao sa batas militar sa loob ng 60 araw, kasunod ng gulong inihasik ng Maute Group na umunoy kapanalig ng ISIS. At mula sa Moscow, Russia, may ulat on the spot si Joseph Morong. Joseph? Rafi, 1:39 ng madaling araw dito sa Moscow, Russia, nung umalis itong si Pangulong Duterte. Patapos nga niyang putulin yung kanyang Russia trip dahil sa deklarasyon niya ng martial law. Sa isang interview bago siya umalis dito sa Moscow, Russia, sinabi ng Pangulo na hindi magiging malayo yung idineklara niya ng martial law dun sa deklaradong martial law ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. Dahil sa kaguluhan sa Marawi City, Lanao del Sur, nangyari na ang sinasabi ng Pangulo noon na ayaw niyang gawin ang magdeklara ng martial law. Inanunsyo ni Presidential Spokesperson Ernesto Abella ang deklarasyon ng Pangulo dito sa Russia. 23 May 2017, Moscow. The President has called me and asked me to announce that as of 10 p.m. Manila time, he has already declared martial law for the entire island of Mindanao. Sa litratong ito, makikita ang kausap ng Pangulo sina Special Assistant to the President Bongo at Executive Secretary Salvador Medaldea panahon ng ideklara niya ang martial law. Paliwanag ni Defense Secretary Delfin Lorenzana, kinailangan buong Mindanao ang isailalim sa martial law dahil hindi lamang daw Marawi ang may problema. Because there are also problems in the Sambuanga, Sulu, Tawi-Tawi, and also in Central Mindanao, in the DBI area. And we also have some problems in the Region 11, yung mga pamumotong ng mga EPA. So sabi nga ni President, he has been telling this before, that if I didn't bear martial law, tataposin ko lahat ang problema. So kaya nga, Mindanao na. Sabi ni Lorenzana, ang nangyaring gulo sa Marawi, bunso ng operasyon laban sa teroristang si Isnelon Hapilon na natiktikang nagpapagamot sa lugar. Pero rumes back ang mga sympathizers ni Hapilon. If they did not see Isnelon siguro, they will not be able to have this incident because Isnelon was there. He was seeking medical attention, and when he was approached to be his hideout or his safe house was approached to arrest him, they started firing at our soldiers. That's why there was this encounter. Wala pang ibang detalyeng ibinigay ang palasyo tungkol sa martial law. Sa ilalim ng konstitusyon, pwedeng suspindihin ng Pangulo ang privilege of the writ of habeas corpus. Ibig sabihin, pwede ang mga warrantless arrest. Ipiniliwanag ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre ang magiging sistema. Kung sinong pinaghihinalan, a suspect could be arrested. Mayroong certain period lamang yun eh. If I remember right, it's only for 48 hours and after which you should file the case in court. Pero wala pang sinabi ang palasyo kung kailan magsisimula ang mga warrantless arrest. Dahil sa deklarasyon ng martial law, biglang balik Pilipinas ang Pangulo. Bukas pa sana, magsisimula ang opisyal na schedule ng Pangulo May 24 dito sa Moscow, Russia. Kasama na dyan yung mga pulong kay Russian President Vladimir Putin. Pero dahil nga sa deklarasyon ng Pangulo ng martial law, kinailangan na niyang bumalik sa Pilipinas mamayang gabi, May 24. Ang mga cabinet secretaries biglang nagbalikan sa hotel kung saan sila nakabilit kasama ng Pangulo. Biglang balik din ang common law wife ng Pangulo si Hanalet Avancena at anak na si Kitty. Ang meeting ng Pangulo kay Russian President Vladimir Putin na dapat ay sa May 25 pa, inihabol na lamang. Dito tayo ngayon sa Kremlin, kasama natin yung Philippine Media Delegation at yung ibang mga Russian press. Inihabol yung schedule nitong si Russian President Vladimir Putin at ang ating Pangulo dahil nga nabago yung schedule. So dapat May 25 pa siya, pero dahil nga kailangan bumalik ng Pilipinas ng Presidente, ay ngayon na lamang ginawa yung pulong ng dalawang leader. Rafi, 4:30 p.m. dyan sa Maynila, darating itong si Pangulong Duterte. Tulad ng inaasahan, sa ang abiso sa atin ng palasyo, ay baka magkaroon siya ng arrival statement. Naiiwan naman dito itong si Foreign Affairs Secretary Alan Peter Cayetano para siya yung sumaksi doon sa mga bilateral agreement na nakahanda na at pipirmahan na lamang ng magkabilang panig ng Russia at ng Pilipinas. Kagabi ay natuloy yung pulong nitong si President Duterte sa kanilang Russian President Vladimir Putin. At alam mo ba na si President Putin, noong mga oras na yon kagabi, ay nasa labas
ng Moscow, nasa isa sa probinsya sa labas ng Moscow. Pero ang sabi niya kanina doon sa meeting nila ay kinailangan niya magmadaling bumalik sa Moscow para lamang matuloy yung kanilang pulong nitong si Pangulong Duterte. Doon sa meeting nila, nagpaumihin ng Pangulo na kailangan niya uwi sa Pilipinas, humingi siya ng soft loan sa Russia para makabili ng mga armas dahil nga sa problema niya yan sa ISIS sa Marawi. Si President Putin naman ay ang sabi niya, naiintindihan niya kung bakit kailangan bumalik nitong si Pangulong Duterte sa Pilipinas tungkol doon sa hinihinging loan. Ang tugon itong si President Putin ay may mga bilateral agreement naman at yun ay pipirmahan. Ang kanyang pagsisiguro ay yun ay pipirmahan, Rafi. So lahat ng activities naman na Joseph, bukod doon sa mga dadaluhan ng Pangulo ay tuloy pa rin yung mga bilateral agreement signing, at tuloy pa rin pati yung pulong ng mga negosyante at yung I would assume mga opisyal ng Russia, Joseph. Ang mangyayari yung mga bilateral agreements, yun yung mga pipirmahan. No? Kasi yung sa mga Russian Philippine business, Philippine-Russian mga business forum, at saka yung sanang pagtanggap niya ng honorary doctorate degree doon sa Moscow State Institute for International Relations, ay personal appearance yun para yun sa presidente. So wala na yun. No? Even the meeting with the Prime Minister Medvedev, ang tatapusin na lamang nito si Secretary Cayetano ay yung pagpirma, pagsaksi doon sa pagpirma ng mga bilateral agreements between Russia at saka ng Pilipinas, Rafi. At yung si DFA Secretary naman ay may aktibidad ba dyan na i-represent niya ang Pangulo o tatapusin na lamang niya yung mga nakaschedule na ng mga aktibidad ng Pangulo dyan? Yung tulad ng sabi ko kanina, yung sa pagsaksi dun sa mga bilateral agreements, but we don't know yet kasi wala pang ibinibigay yung palasyo, yung Maro, no, ng magiging latag ng schedule nito si Secretary Cayetano, dahil kahapon nga lamang naging biglaan yung desisyon ng Pangulo na bumalik sa Pilipinas. So pinaplan siya pa kung ano pa yung mga kailangang events or events na pwedeng puntahan at ituloy nitong si Secretary Cayetano na dapat sana ay kay Presidente, Rafi. Okay, maraming salamat, Joseph Morong.